Hi po. Hi. Hello. Hello. Hi. Welcome back sa aming channel. Arb Story TV. Hello guys, magandang umaga at welcome back dito sa ating YouTube channel, Arb Story TV. At ngayong umaga, mag-share ako. May atake ako ngayon kaya bigla ang content. Gusto ko lang i-share yung ataking meron ako. Naranasan ko kagabi. Actually, time check tayo ha. 6:20 ng umaga. Naranasan ko kagabi yung isa sa atake na mahirap. Bago lahat, ikwento ko lang sa inyo kung bakit ako inatake. kung naalala nyo, may kwento ata ako sa mga vlog ko na hindi kasi ako pumasok ng dalawang araw. Bali, nagkaroon ng matinding lagnat yung bunso ko. Siyempre, nag-iisang magulang ako dito na kasama niya. Nasikaso ko. Hindi ako sanay sa mga sakit na meron yung mga anak ko. Hindi ko alam yung reaction sa mga katawan nila. Andun yung takot. Andun yung pangamba. Hindi ko maintindihan kung anong gagawin ko. Tapos, video call ako sa misis ko. Tinatanong ko, ganito ba ito? Ba't ganito? Ganyan. Sa mga nabilisan, masyadong stress ako. Tapos, hindi nga ako, Sabado ng gabi kasi nag-start yung lagnat, yung Lunes, Martes, hindi pa rin ako nakapasok, Miyerkules ako pumasok. Yung mga araw na yon, halos hindi ako natulog, chine-check ko yung anak ko, pinatabi ko na yung anak ko sa akin, para, stress talaga, stress. Kulang sa tulog lahat, pati emotional feelings, yon. Tapos pagpasok ko sa opisina, grabe yung tambak ng trabaho physically. Physically talaga, lahat ng trabaho ang gagawin ko physically. Bukod sa mga ordinaryong ginagawa ko na pang-araw-araw na mga paperwork, meron ako kasi ang official, plantilla ko talaga sa office. Ako yung official photographer ng region. Ang daming event, ang daming magkakaiba, meron akong tatlong event. Nag-iisa lang akong photographer doon. May tatlong event na iniikutan ko, lahat kinocover ko. Grabe. Tapos, nung hapon, nadaanan pa ako ng barkada. Nagkahiyaan. Hindi talaga ako sumasama sa mga kasiyahan ng mga barkada. Napahiya lang ako kasi yung isang kasamahan ko, para maintenance namin sa office yun eh. Pag may problema, engineer siya. Pag may problema sa building, siyang tinatawag. Nadaanan ako, tapos sinabihan may ganun. Sumilip lang ako. Hindi naman ako umiinom, hindi naman ano. Yun. Pag uwi ko sa bahay, mabilis lang ako. Ramdam ko talaga yung atake. Ayun, sabi ko nga sa inyo, immune system yung problema natin. Kapag mababa yung immune system natin, posible tayo na makaranas ng mga matitinding atake. Yung atake ko kagabi, itutulad ko ito, bumalik tayo sa 21 taong nakaraan. 20 years na kami mag-asawa ni Mrs. sa March. 20 years ata,22 years ata nakaraan yan. December din yon. Sabi ko nga kay Mrs., yung atake kong ito, maitutulad ko nung unang beses kitang ikinama. Ang puntos ko dito sa kwento ko, ipakita ko sa inyo yung sobrang atake meron ako at ipaalam ko sa inyo kung saan ko nakukuha yung atake ito. Yan. Baka kasi may katulad kayong kwento ng buhay o nung sakit mo na may relate ka dito sa akin. Kasi
ito yung ano, sa tagal na naman ng laban to, kaya kong tiisin nang walang panic attack. Kasi natandaan ko noong 22 years na nga ata nakaraan, hindi ko alam yung December din yun Talagang grabe yung panic attack ko dito. Sobrang panic attack ko dito. Pero iisa ang pakiramdam, iisa ang pinagsimulan. Iisa itong naranasan kong to. Sa sobrang hirap ng atake ko, parang ayaw kong umimik. Ayaw kong makipag-usa. Tapos, ramdam ko yung init na umaapaw sa dibdib ko, pumunta sa lalamunan. Tapos, sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Masakit yung mga joints. Parang nangingimay. O nangingimi. Hindi ako pinatulog nito. Sabi ng misis ko, magka-chat kami eh. Tapos, kung ano-ano na nga yung napipindit ko sa phone ko. Kasi nga nangangatal ako. Ganyan talaga nangangatal ako. At in katal talaga. Ganun yung atake meron. Alam ko meron, nare-relate. Yeah, alam ko ganito minsan yung atake niya eh. Sabi ko nga sa misis ko, may kung hindi ko kilala ang sakit ko, magpapanic attack ako. Yun talaga hindi ko alam ang sakit ko. Sabi, sakit, pahinga ka, sabi ko sa kanya. Alam mo, naman dati pa, sa tagal namin magkasama, pag may ganito akong atake, hindi ako makakatulog. Hindi ako makakatulog, walang tulog talaga ito. Talagang idlip lang ang nangyari sa akin. Ang ginawa ko, nakaupo na ako sa kama. Nakabaluktot yung paa ko. Nakaganon yung paa ko. Magkayapos yung paa ko. Yun yung... Tapos ang kamay ko, nakaganito. Nakabaluktot, nakaganon yung paa ko. Yung tuhod ko, nakaganon. Yun yung... Parang sinisave ko yung sarili ko. Na sabi ko nga sa kanya, may alam mo naman, namimiss lalo kita pagka ganito. Kasi, pag may ganito ako, nagpapamasahe ako sa'yo, nagpapahilot ako para ma-relax yung katawan ko. Sabi ko nga, sabi sa akin, may anxiety. Sabi ko, normal me na lumabas ang anxiety. Kasi nga, ganito eh, kung bakit walang panic attack. Pero dati, bakit may panic attack ako dati, bakit ngayon walang panic attack. Diyan ko napatunayan na yung mga napag-aralan ko, tama. At nagagamit ko, i-apply ko sa sarili ko ngayon. Bakit lalabas yung anxiety? Tama nga. Kagabi, iniisip ko, sabi ko, kawawang kawawa yung mga kaibigan natin na katulad ko ang kondisyon, lalo na yung ataking ganito. Kawawang kawawa kong baguhan. Kasi sigurado magpapanik attack katulad ko noong 22 years ago. Nag-panic attack ako doon. sabi ko nga sa misis ko, kasi doon sa article ko nabasa, normal na lumabas yung takot, yung anxiety. Bakit? Kasi yung init, sobrang init talaga ng dibdib. Grabe. Tapos parang may nakabara na sa lalamunan mo, nahihirapan kang huminga. Bigla yan natama sa'yo. Tendency talaga, panic attack. Bakit? Ganun yung nararamdaman mo na parang nangangatal ka, na hindi naman panic attack pa, papuntang panic attack pero hindi siya magdiretso. Kasi, nahirapan ka huminga, malakas ang kabog ng dibdib mo. Kasi nga, yung init na yun sa dibdib mo, katabi ng puso mo. May reaction. Nadadarang din sa init yung mga ugat, yung part ng ugat sa puso mo. Tendency nun, magkaroon ng reaksyon. Magkakatabi sila eh, magkaroon ng reaksyon. Hindi normal sa mga ugat na ng puso mo na may ganun sa kanya. Kaya magre-react siya. Pupukpuk talaga ng gusto yung puso mo. Ramdam mo yung tibok. Ramdam mo yung tibok. Pag nakasandal kang ganun, ramdam mo na umuuga ka. Umuuga ka dahil doon sa tibok ng puso mo. Na yun ang dahilan kung bakit magpapanic attack ka na. Siyempre, maiisip mo, andun na yung hirap mo na parang nakalutang na sa air yung sarili mo, yung ulo mo parang sobrang bigat, parang puputok, sa sobrang sakit.
Tapos ramdam mo sa katawan mo gumaganon-ganon ka, yung umuuga ka talaga dahil sa bomba ng puso mo. Sabi ko, ah, ito na talaga yon. Tama. Yun yung ano, kung alam mo, yun nga sinasabi ko, kung may alam ka, kung alam mo ang nangyayari, ang mga attacking meron ka, maiiwasan yung panic. Dahil panic attack, talaga magpapadala ka sa ER. Sobra. Tapos pagdating naman sa ER, magagastosan ka lang. Kasi sa ER, number one dyan, tuturukan ka ng sa acid. Kasi acid eh. Kita naman agad nila acid, tuturukan ka ng para sa acid. Yung mga omeprazole na yan, tuturok sa iyan. Ranitidine, mga ganyan. Palimita, ranitidine eh, tuturok sa iyo. Tapos, pagka hindi kaya, bibigyan ka ng pampakalma. Kakalma ka. Tapos, papalabasin ka na uli. Ganyan lang si ER. Ganyan tayo. Sabi ko nga sa iyo, napakahaba, 30 years ako na naghirap dyan. Sabi ko kay mami, inalalayan lang niya ako kahit nang hindi maintindihan niya minsan yung PM ko. Kasi alam naman niya, nangangatal ako eh. Dahil nga yung reaction ng puso ko sa init na yon. Grabing init na naramdam ko. Tapos parang ramdam ko may nakabara na dito. Sabi ko, Meg, kilala ko naman ang sarili ko. Alam ko naman to. Ganito na lang ako. Ang maganda dito, kahit papano, kahit sa PM, hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Ano siya, gabing-gabi na, kahit na alam ko maaga ngayon, nag-PM ulit kung okay na ako. Sabi ko, kaya ko naman. Kilala ko ang sarili ko, kilala ko ang sakit ko. Naalala ko lang kako yung mga kasamahan ko na ganito yung condition. Alagang, kaya naalala ko na i-vlog to, i-ano sa inyo. Yun. Tapos yung sinasabi ko, 22 years, balik natin. Bakit ganun yung reaction? Excitement. Parehas ang ano, sa excitement pala, mararanasan mo to, yung ganitong hirap. Ganito ding kinumpir ko kasi, sabi ko ganito, kung naalala mo ko dati yung sa pagsana natin, yung first time na nagsama tayo sa kama na excitement. Syempre, alam niyo na ganun, boyfriend, girlfriend. Paalis siya, pa-Hongkong siya. Naguguluhan ang isip ko na gusto ko siyang, hindi kasi pabor sa akin ang in-laws ko. Yung mga naging in-laws ko, hindi pabor sa akin. Ayaw siya mag-girlfriend. Ayaw siya magkaroon ng boyfriend. Ayaw siyang mag-asawa. Tapos paalis nga siya. Naisip ko noon, butisin ko siya para mapilita maging akin. Ang naisip ko naman sa kabilang side, paano kung hindi? 'Di ba may anxiety na tayo? Perfect yung gusto natin mangyari eh. Ayaw natin magka-problema. Paano kung doon siya magbuntis sa Hong Kong? Tapos hindi ko na makilala yung anak ko. Dahil kami nga tagal na namin mag-asawa, wala kaming away na matindi o anuman. Sobrang pagmamahalan namin. Ganun eh, mahal na mahal ko yung asawa ko at saka yung naging pamilya ko, yung pamilya ko talaga, yung mga anak ko. Natatakot ako na baka doon siya magkaanak, abutin ng pagbubuntis, hindi ko makita. Sa sobrang pagmamahal ko, ginawa ko yung tama. Ayun. Sobrang expected na nangyari, kumuha ko ng, kasi Christmas party ng barkada ng tropa sa opisina, mag-opisina kami dati ni Mrs. Tapos, yung may partner, nag-Christmas party kami. Kumuha ko na ako ng isang kwarto na yun. Sa sobrang excitement namin ko, wala nangyari. Nagpanic attack ako dun. May kasama akong kapatid sa Laguna nun. San Pablo kami from Pagsan. Sinundo ako ng kapatid ko at tinawagan ko. Sabi ko, sunduin mo ako dito. Masama yung pakiramdam ko. Nag-dual ako. Tapos, nagpanic attack talaga ako. Dinala ako sa kinabukasan, okay naman ako. Acid lang. Yun yung gusto ko ikwento. Hindi lang sa mga pagkain o kung ano-ano nakukuha. Yung excitement, yung problema, katulad ko, nagka-problema ako nung nakaraang mga araw, puyat, ganyan. Mababa yung immune system natin. At sa ganung pagkakataon, mabilis tayong atakihin. Bakit ngayon, aga ko, nag-vlog ako, bakit kaharap ko kayo, parang okay naman ako.
Parang ayos lang naman ako. Kasi, hindi nagpahina yung panic attack. Yung panic attack kasi, mas lalong nagbibigay ng hina sa atin. Ano, at dyan, kailangan, ngayon, iinom ako ng hydrate. Ano, itong tama kong ito, kaya na to ng hydrate. Pero andito pa yung ano eh. Yung, hindi ako uminom ng gamot. Wala akong ininom ng gamot kagabi. Kasi, gusto kong uminom ng gamot para, sabi nga ng misis ko, alam mo naman yung gagawin mo. Sabi ko, oo me, pero ang problema ko, wala akong iinom yung gamot. Wala akong antacid. Wala akong antacid. Hindi ko alam bakit wala akong antacid ngayon. Kasi yung antacid, pipigilin nun yung acid. Kasi habang nandun ko sa atake, magpuproduce ng acid dyan. Ano? Lalo na yung may anxiety ka na. Normal eh, umakit na yung ano eh. Sasabay niya, kaya hihirap yan eh. Ang ginawa ko ng tubig lang, nagdala ko ng tubig dito. Konti, lagok lang. Tapos yung nakaupo nga ako nung relax na. Para magkayapos yung paa ko, magkayapos, nakaganon din yung ano ko. Nakabaluktot ako, nakasandal ako sa kama, nakapaupo. Sabi ko, kung maidlip ako, bahala na. Basta mamaya, pagising ko, saka ako aayos. Nakaidlip siguro ako ng mga 30 minutes. Pero kahit yun, inom ko lang na ito. Ito lang, ano ko, hydrate lang ako. Tapos, inom ko pala kagabi, vitamins. Uminom ulit ako ng vitamins. Bakit? Kasi, lalo na yung ano, B-complex. Kasi, yung mga nerves dito, ano yan, pagod yan. Dahil doon sa reaction ng katawan natin. Pagod yan, uminom ako para magsag-uli. Okay naman, umano naman. Nag-epekto. Yun nga lang, mamaya bibili ako ng ano para meron akong stock. Mahirap din. Iba kasi pag may antacid, may pumipigil, habang pinapalakas mo yung resistensya mo, ano, pinipigil mo yung takot, nawala yung takot mo, palakasin mo yung resistensya mo sa mga probiotic. Oh, minum ako ng Yakult, mga kaibigan. Lagi ako may Yakult dyan. Ano, ang mamaya, ang inumin ko, anong pangalan ng food supplement? May food supplement pa ako dyan eh, na binili. Hirap lang inumin. Ano siya? Mango flavor siya. Ano siya? Parang nagiging jelly. Ang hirap inumin. Tinitis ko inumin, pero lasa siyang mango talaga. Anong pangalan doon? Pascual Laboratory ang gumawa eh. pag nagnano ka ng gelatin, di ba lumalapot siya, ganun. Iinumin mo siya ng ganun. Malapot. Grabe. Parang jelly siya. Pero, ano naman. Inumin ko siya. Sasabay ko sa agahan. Kasabay siya sa agahan eh. Yun mga kaibigan. Mga idol. Mga ano. Share ko lang sa inyo yun. At sana sa lahat ng mga followers ko, kung may ganito kayong atake, huwag lang kayong matakot tulad ko. Kaya ko lang ano, kinumpir ko kasi, kaya ko lang talaga ginawa ng video to, ng vlog to, para may share ko sa inyo yung comparison ng dalawa. Parehas yung attacking naramdaman ko doon sa excitement ko last 22 years ang nakaraan, at saka yung attacking ko kagabi. Ano? Parehas, walang pinagkaiba. Iisa. May kukumpara ko talaga yung dalawa. Iisa. Ang pinagkaiba doon sa isa, doon sa dating hindi ko pa alam yung sitwasyon ko, grabe yung atake ng panic attack ko. Ano? Kaya lang hindi ako nadala sa ospital. Dahil yung ospital, katapat na katapat ng bahay namin. Karsada lang ang pagitan. Noon sa Laguna, sa San Pablo. Sa may lake. Ano? Yun. Tiniis ko lang yung ano, pinakiramdam ko lang. Tapos may mga kaibigan kaming ano, doktor doon. Kasi nung panahon yon, ang trabaho, trabaho ko na pa. Dati kong katrabaho si Mrs. Nung panahon yon, nung inatake ko, ang trabaho ko med rep. Ang daming gamot siyempre sa amin. Inom ako nung ano, yung Plasil para doon sa sa ano. Kasi nga, bumabaligtad sigura ako, nadudual ako. Inom ako nun. Yun, kaya hindi ako nagpadala sa hospital. Kung sakaling mas gagrabe, didiretso ako sa hospital kasi libang karasada lang. Yun, yun lang. Gusto kong i-share sa inyo na huwag kayo matakot kasi kung magpapanic attack kayo, mas mahihirapan kayo. Ako ngayon, okay na ako. Wala pa akong tulog ha.
30 minutes lang, pero condition ako. Inom lang ako ng mga pampalakas ng katawan ngayon para mas mag-recover ako. Tapos maglalaba pa rin ako ngayon para sa mga anak ko. Yan lang. At buhay tayo.